profession, isa akong brain therapist. Yung brain therapist, kami yung nag-handle ng mga lymphatic nerve sa brain, sa spine. At the same time, nagko-correct kami ng mga tiyatawag na bone settings. Pamilyar kayo sa chiropractor. Hello. So, hindi po? Ah, okay. So, and doing brain therapies, I'm using this one, live blood analysis. Para siyang blood chem. Kung pamilyar kayo, yung pagkuha ng CBC, blood chem, pagkuha ng sample ng konting dugo, live yon, live. Ang difference nun, pagka isinalang dito, you know what? Makikita mo yung condition ng dugo mo dito sa screen and live. So, doon natin nakikita kung bakit ka nagkakasakit. At yung akma na gagawin natin para ka naman ay gagaling. So, ngayon, ang first ultimate, hindi nyo po natatanong, this coming March, 5 years na po. 5 years na, nagsimula nga tayo sa Dubao. And ang record, alam niyo po, it's getting better and better every day. Kilala na po tayo sa Norte, Tabigaraw, Baguio. Year 2022, nag-expand tayo, Visayas, Mindanao. When it comes health, saka yung mga may sakit na natulungan natin, as of now, marami na pong nagpapatotoo na dati nag-maintenance, abnormalities, mga cancer, dialysis. Ngayon po, naka-recover na. At ang mga nagpapatotoo po, marami na. So, yes, kasi ang source lang naman po ng dialysis is yung renal failure. Eh, kung tatanungin niyo ako kung bakit nasira ang renal failure kidneys, it's because mga bacteria. Bacteria po. Mamaya, I can show you. Ang maganda sa atin, video, hindi kayo mahirapang intindihin. Ngayon, familiarization lang naman. Yung kaninang ginawang mga products, mga basic products, but the good thing is, mga mineral base. So, hindi siya mga pangkaraniwan. Okay? Mga papakinabangan natin. Pero, the question is, alam niyo po ba, yung kung ang tao ay nagkakasakit, iinom ng mga gamot, di ba? Tama or tama? Tama. Gumagaling naman eh. Gumagaling. Kaya lang, pagka hininto mo yung pag-inom, gumagaling yung sakit natin eh. Di ba? Kaya may mga tiyatawag na recurring. O kaya naman ay lingering, yung ibig sabihin yung pangmahabaan na inuman, yung maintenance, lifetime. A lot of mga kapit-pahin natin ganyan. Meron silang iniinom ng mga maintenance. Merong pinopromote na mga magagandang food supplements kung familiar kayo. Walang question doon. Maganda naman. Kaya lang pagka iniinom natin, gumagaling, umaayos. But the problem, ang our dilemma pagka hininto mo is bumabalik. Now, from first ultimate, we offer yung tinatawag na back to normal function. Mamaya, baka kailangan natin ito. Eh, ang easy lang naman ng first ultimate, alam nyo ba, kwento-kwento lang. In just 4 years time, hindi nyo po natatanong, mga iba't ibang lugar na mga pinuntahan namin, a lot of may mga first ultimate families. Alam nyo po, kumikita na sa first ultimate, and they have kanya-kanya na silang mga kotse. So, pwede rin mangyari din sa atin. Actually, yung ginagawa sa Cubao, ito rin po yung eksaktong ginagawa din natin ngayon. But the good thing is, hindi nyo na kailangan magpunta ron. Meron na tayo dito, di ba? And, bakit pwedeng mangyari yun? In it because we have a unique product na ikaw lang ang meron. Pero ang target niya, halos lahat ng tao. So, bigyan ko kayo ng idea. Maruming hangin. Ito, ano po ito? Ang ipapakita ko po sa inyo, endoscopy. Yung, ito yung pagsilip sa loob ng bituka natin. Tingnan nyo, para magkaroon kayo ng idea. Bakit ang tao nagkakasakit? Yan yung
saktong loob ng bituka natin, yung small intestines, lahat ng ating pagkain, pagka kumakain tayo, tanghali at saka hapunan, diyan lahat nagpupunta. Dapat, yung ating bituka, dapat malinis para yung mga sustansya na kinakain natin, absorb ng mga dugo, intended, deliver sa mga parts ng organ. Sabi ng nanay mo, kain ka ng kalabasa. Merong vitamin A yan, pampalitan ng mata. Naririnig niyo yun? No. Yes? Oo, di ba? Pero dapat, malinis yung bituka natin. Look, tingnan nyo. Yung mga taong mahilig kumain ng, yung white flour, alam niyo yung puting arena? Oo. Ginagawang pandesal, ginagawang monay. Eh, lifestyle natin yun, kinakain natin yung araw-araw eh. Pero yung mga yeast form bromide na hinahalo sa mga tinapay, mga chemical na nakakain natin. Yung mahilig kumain ng instant noodles, yung soft drinks. Nakakain ng kanya, di ba? Yung mga put in can, yung sardinas. Yung mga preservatives nun, look, tingnan nyo kung ano nangyayari sa loob ng bituka natin. Hindi kayang tunawin lahat ng bituka. Yung mga mahilig kumain na may mga preservatives, hindi lahat natutunaw sa bituka. Pinapakita ko na ito kasi mamaya, halimbawa gusto niyong magpa-check up, curiosity lang, ano ba yung tsura ng dugo ko? You know what? Ang kulay ng dugo ay kulay ano? Pula. Red, di ba? Pero alam mo ba, most of the time, mga almost 5 years na po ako nag-check up, hindi na po color red. Color yellow na. Sumasama na yung mga preservatives sa dugo. That's why can cause paglapot, high blood. Ang kulay, ganito-ganito na oh. There is mga kulay orange, mga chemical na iniinom natin mga gamot. Nung uminom ka ng Enerpol, maya-maya iniinom mo kulay ano, di ba? Kulay daw, di ba? Yan yung mga chemical na iiwan sa loob ng bituka natin. And start having sebo, saibo, dumadami yung pulate, bacteria. Ito, panorin nyo. At least may idea kayo ba? Kasi video. Nag-re-repeat, humaharap. Oh. Magagalitin, moody. Iba't iba yung mga nagiging attitude, pero look, there is corresponding kung ano ang itsura ng bituka. Ang itsura ng bituka, look, tingnan nyo. Look, oh. There's mga, bulate. Bilibin mo, hindi kayo nag-iisa. May mga alaga tayo sa loob ng tiyan. Kaya lang, pagka dumami sila, nakakamatay. Kaya, gastritis, ulcer, can cause pagdami ng bulate. Oh, allergies, asthma. Ito, IBD. Ito, very particular ako dito. Ito yung gusto ko maintindihan nyo. A lot of mga people, dapat we have skills na everyday dapat nagpupupo tayo. Alam nyo ba yun? Yes. Pero I have mga pasyente, sabi nga, Doc, I have experience na kunwari na yung umaga ang ganda ng pupo ko, maganda pakiramdam, pero kinabukasan, wala. Di ba? Pero yung pagkain natin, umaga, tanghali, hapon, dire-diretso. The question is, saan na pupunta pag hindi na ilalabas ng tama? Then there is stuck sa ating colon. So, start having, nagkakaroon tayo ng constipation. Pagka dumami ng dumami yan, there is a time pwedeng pamahayan ng bacteria. Kasi minsan, tinatanong nila pagka na-check sa life analysis, tinatanong nila kung, Dok, saan galing yung mga bacteria? Ang dami. Eh, of course, galing din sa loob ng sistema mo pag hindi ka aware sa cleansing. And then can cause sakit. Like for example, diabetes, high blood. Ang pinapagaling na tao, yung symptoms. Yung high blood, yung diabetes. Pero what is the cause? Pagdumi ng bituka.
Pamilyar kayo sa mga magulang natin ng araw, yung pagsasabi na, ay ikaw, ang aga-aga, umiinom ka ng ala, wala pang laban ng tiyan mo, mabubutas ang biduka mo. Naririnig niyo yun? Yes, Doc. Yes? Oh. Ito ha, ang pag-inom ng soft drinks tsaka yung alak sa umaga, kahit hindi ka pa kumakain, hindi po yan nakakabutas ng tiyan. And only to know, madulas yung biduka natin. Eh, bakit merong mga ganito, yung parang leak? Ang tawag namin dito yung leaky guts na bubutas. Because there is mga bad bacteria. Sila yung sinisira sa tiyan natin. Ulcer, gastritis, yung abdominal pain, acid reflux, GERD, chronic constipation, lalo na yung hemorrhoid, yung almoranas. Grabe yun ako. Huwag yung asamin magkaroon ng gano'n, baka hindi ganyan ka-sexy ang pagpupunyo. Ganon lang. Manikot. Ganon lang. Eh, ang sakit kasi yun. Lahat ng santo, tatawagan mo, Diyos ko, lumabas lang yung ano. Pagdami ng bacteria. Now, hindi niyo napapansin, kapag sila nakalabas, they can swim travel sa mga lugar natin. Kasama silang nagsiswim, dumadaloy, sumasama sa dugo. Pag sila ay nagkumpul-kumpul, and then you can fall, pag sila ay nangitlog, you know what? Can cause bukol. Bukol. Ano? Yung polyps. Commonly sa babae, yung ano, yung cyst sa breast, nodes, fibroids sa ovary, myoma, tumor. Mamaya, papakita natin, cause ng bukol, pag may nangitlog na mga bilang. At least, meron kayong idea. Tignan natin para buo ang inyong idea. Oh, polyps. Sa Tagalog, bukol. Ang ibig sabihin ng hypertension, high blood. Oh. Ibig sabihin, may mga polyps na po. So, endoscopy yan, yung live na pagsilip sa bituka natin. Mas ikaw pala ay high blood. Meron kayong kilala mga high blood? Sawa ko high blood. Ngayon daw ako po high blood. There is mga polyps na bahay ng bacteria, gumagawa sila bilog-bilog. Sino sa inyo pwede kumain ng bulalo? Ito kawali, adobo, mga mamantika. Sarap yun, Dok. Nako, masarap yan. But the problem lang po, ano, nai-enjoy mo yung mga pagkain. Ang problema lang, hindi lang kayo nakakakompleto na pag-inom ng tubig sa loob ng isang araw. Dapat po, nakakakompleto kayo. Commonly sa babae, dapat mga 2 hanggang 2.5 liters sa loob ng isang araw. Ang lalaki, mga 3 liters. Ano ba yung kahalagahan? Yung mga kinain nyo the whole day, pagdating ng gabi, pag tayo matutulog na, maglilinis na yung colon natin. Maglilinis na siya, eh, magpupuyat ka pa, magte-text-text ka pa, hindi man na malayan, alauna na, alas gis. Yung digestive mo, overtime, hindi makapaglinis. Kinabukasan, constipated ka. Hindi napapansin ng tao yun. Nag-gets nyo? Now, very important, maraming tubig kasi sila naman yung pagkatulog ka, sila naman yung nag-workout. The only part ng ating body na nagtulog ka, nagtatrabaho siya. Para kinabukasan, mga siguro alas 5, alas 6, or alas 7, ilalabas mo na yung mga dimen ng kanya. Pero dapat, when it comes water, ha, mineral water. So, i-educate namin yung tao, very important, ang iinumin natin, minerals. Sa Manila, ang nagiging problema ay nagkukulang tayo sa mineral na iniinom. Dapat medyo aware kayo sa iniinom. Kasi, nung dati, nung hindi ko yun alam, pag tumatawag ako sa mga water filtration, napapadeliver ako ng mineral. Pero ang dumarating, hindi naman mineral water, purified water. Naiinom, but the problem, walang minerals. So, can cause ngayon ng acid. Kaya ang tao, lalong nagkakasakit. Yung pag-upo mo, yung pagtayo mo, yung paglakad mo, yung nag-iisip ka, yung galaw ka ng galaw, gumagana yung minerals natin sa katawan.
Pag tayo napagod, pag tayo pinagpawisan, nauubos yung minerals, kaya tayo nauuhaw. To replenish, dapat ang inimin mo, minerals. Nag-gets nyo? Minerals lang ang kailangan ng katawan ng tao. So, yung pinapakita ko dito is gawa ng mga bad bacteria. Hindi po yan gawa ng mga bad cholesterol. Kahit na kumain tayo ng mga mamantika, harmless yan sa lalamunan natin, dumudulas lang yan. Eh kung bakit nagkakaroon ng mga pag-ibilog-bilog, binabahaya ng bacteria. Gets nyo? Gets. Diba? Female, ano, may breast cancer, cyst sa breast, may bukol. Ang pinapagaling, bukol. Ang inoopera, tinatanggal, bukol. Pero yung loob ng colon, isko, napakadumi. Diba? Pagka hindi kayo aware sa cleanse. Dahil po seniors, hindi po libre. Everyday, dumudumi lang yung colon natin. Ano diba? Kahit napakaganda ng produkto, kahit meron kang iniinom na gamot, kung madumi yung colon, tsaka maraming bakterya yung dugo, yung iniinom mo, nahati lang. Wow. Kaya nga, we have an example eh. Yung kung pamilya kayo sa coffee bata, guys. Coffee. Yung bata, payat. Malaki ang tiyan, malakas kumain, pero payat, sabi ng magulang. Yung anak mo, ang lakas-lakas ko ba? Pero payat naman, ang laki ng tiyan. Baka mamaya maraming bulate, di ba? Purgahin natin. O. Kasi nga, pagka kumakain nun, there is mga kahate. And because we have mga pagdami ng bacteria. O, bakit natin kailangan mag-cleansing? Ano? Kapilang. Watch this video. Bakit natin kailangan mag-cleansing? Dahilan, bakit natin kailangan maglinis, mag-cleansing, mag-detox? Pag yung mga bulate dumami sa loob ng katawan, sumisira ng mga vital organs. Pag sila nangitlo, can cause bukol. O, itong galing yan. Ang sarap, di ba? Lecho, the hamburger. Ay ko na sa hamburger, kape na lang. Oo. Kape na lang. Kape na lang, Doc. Kopi, maganda yung kopi natin ng acidic. Ito yung example, oh, sklera ng mata. Itong sklera ng mata, yung ating puti, this time, yung pasyente, tinubuan ng bukol. Doon tumubo yung bukol. And now, look, tingnan nyo, it's a mild surgery yung gagawin nito. So meaning, kung merong bukol, ano ang laman? So makikita niyo po, at least video, hindi na kayo may hirapang ano, ipaliwanag. Anong laman yan? Bulate. Hello. Sa tamang labasan. Pero minsan pagka dumadami, kung saan-saan lumalabas. Ito, yung example dito, ano, tigyawan. O, you just imagine, hindi kayang makita ng dalawang mata natin, pero pagka ginawa natin yung specimen, at pagka isinalan dito, you can see, ano po, mga bad bacteria. So, ayan ang example ng, ano, ng colon cancer. Marami tayong naririnig, ang sakit niya, colon cancer, namatay sa colon cancer. Pero the truth is, ano yung colon cancer? Pag yung bituka natin, ano po, pinulaki.